Ikaw kaya na, kahit, kasi tayo kaya din natin gawin, tinapay ang bato. Ano kaya yun? Ayan, sample. Di ba doon sa script game? Sino ba yung kinukuha nila sa script game? Di ba yung mga makalang kaya puno, may utang? Alam nyo yun, yung pagdansukan sa sitwag nila yun, pagdansukan sa sitwag si Jesus na budget yung hindi kumain, yung pa kayo nasa script, yung nasa script game na di ba puro may hirap. Yung pala yung nilalapit sa kaway, ano? Kasi, siyempre, makakita sila ang pinag-pilintang, yung sasama ng sila. Hindi sila alam, kapangamuan pa rin, walang yung magbubunan, di ba? Parang kay Jesus, kung gagawin niya tinapay yung sopan, totoo lang lahat tayo ay walang kabuhayan, patay talaga tayo ng mukhang. Ayun, ano pa tayo ng mukhang? Ano pa ba? Yung pag nasa panahon na tayo ng paghihirap, ano yung mga inaalok sa ating instant na sabi ngayon ba ito kayo gawin din natin? Diba yung yung na mga nagbebenta ng shabu? Ay, naalok ay kita, ay alam kung mahirap sa sawa, kung pupunta ako dito. Naalok ay kita ng shabu. Ayun, di ba tayo naman nakikitaan dito? Pero totoo lang patay din ito, nababalik. Kaya ang sabi ko. Nakikita niyo ba sa balita yung mga nasasalbiyan sa pangyayaya. Yeah, sa baso lahat. Di ba ang dami? Sa kung ay dati sa atin, yung mga nasasalbiyan. Ayan yung mga may atraso sa ano, yung mga nabididelo sa buk. Ay, kinakasuperan. Ayun na, ano pa nga ng instant. Ayun na, nasa buhay ka nga ng paghihirap. At dahil may lumapit sa ito, ay nakagasin mo at kahit alam mo kamatay. Kasi lahat ng kakantungan talaga nito sa kamatay. Hindi lang physical o physical. Hindi ko ba yung malapitan ng kaaway? Ayun, yung mga maraming utang. Yung mga tinakuin na. Ayun. Tapos dito naman, sabi ni kayo, yung isang naramdaman ni Jesus is yung antok. Ayan, tayo, madalasan tayo, huwag na tayo magsulubay kasi kahit ako. Minsan pag-antok na pinagsagot na tayo sa kalaman. Pero yun nga yung turo ko dati na kung napasok sa palo, meron ka tatay. Ngayon, umuwi ka sa bahay. Ilang pasan ko lang kay Dimitra Pilanti. Ano kung parang daw mo tatay mo? Hindi ba magagalit sa sabi nito, binigyan ko ito ng pera pag-outing. Tapos si Tiyang Pilanti, di ba magtatampoy tatay mo? Ganun din si Lord. Tinatanong niya tayo mag-apon eh. Ayun. Tapos hindi mo lang tayo makapanalangin. Dahil tayo sa prosesa sa paglalayaw. Ano pagdating ng gabi? Ano na tayo? Tulog na. Balas sa lamit Lord. Kapikit na. Ayun. Ayun, ano pa yung naramdaman ni Jesus dito? Ayun, nanghihina. Yung pili mo na hindi, walang nagbaba ako sa buhay. Yung pili mo na hindi mo madala yung pamilya mo. Ayun, yung pili mo ba na sabihan ko na may sabulagin naman ako, hindi naman, parang walang nagbabago, ano? Ganun ang ating nasa isip. Ayan. Sabi pa dito itong ipagod niya. Yung pili mo ba, ikaw na lahat ang gumagawa. Parang sa leader, ano? Ba't kaya ako na lang yung gawa ng gawa? Ano na ako sa iba, hindi na natulong sa akin. Ayun, siguro parang nakakaralas ko ito. Pero huwag ako sa lala. Kasi lahat yung leader na nakakaralasan ka niya. Ano, hindi ka nag-iisa. Iba't iba lang na nakakaralasan ka, pero hindi ka nag-iisa. Sabi nga rin ko, pag nararanasan nila ito ng life, ibig sabihin nga ito ng pagpapalit. Yung pala yun, para makakaranasan ko ng ganito paghihirap. Ayun kasi nga pala ang pagpapalit. Sabi, bakit ba kumakayag ang Lord na tayo subukin? Hindi ba yung datas sa taga-sumusubok eh? Hindi naman talaga yun. Sabi nito, tinitingnan kasi ng Lord kung di ba yung ganun para sa ayun. Bakit ba mahalaga na mapagtagumpay ang sabi? Bakit ba mahalaga na mapagtagumpay ang sabi ng lahat ng bagay? Ayan na, pwede ko lang sa buhay ko. Sabi ko nga kaya ko kumita sa isang araw ng isang linggo. Ilang kailangan ko pa yun, bakit sa hulugan akong motor? Ayan.
Pero ayun, ang Lord, gumugulo ko sa akin. Alam niyo ba na umaranas talaga ako na naman ng lagi na lang ang laman ng aking bag ay laking bag po makikita niyo. Sa pantays lang talaga yung laman. Ayun lang, doon tayo sinusunod ng mga way. Kasi hindi ako exempted. Ayun na, inaano ko ng kawi, inaalis niya ba ako sa instant? Instant talaga yun, pero kahit makakaya ang internet niya. Pero bakit hindi ko natuloy na alert sa akin? Ayun na, ang dami ko mga cellphone. Ang umabot na ko sa cellphone ko kasi hindi ang trabaho ko pa sa shopping. Titigil ko kayo sa shopping. Ayun, pero inaalis ko na alert. Saan ko lang mag-tong mga cellphone kung makatake na ako gawin ko gamit ko lang pag nakakaya ko. Hindi ko ito nga po eh. Ayun, hindi ko sabi mo gano'n. Alam niyo ba nung tumigil? Ano ko tumigil ako ng pag-check sa akin? Ayun, tinigil ko na yung gano'ng trabaho. Alam niyo ba na yung bumili nga ako ng piso wifi sa ito? Kailangan ko talaga ng extra income. Bumili ako ng piso wifi, nilagay ko isang paro sa bahay namin. Alam niyo ba kung gano'ng abutin ng Lord? Sabi ko magpapakapit ako PLDT para mura eh, pero 1399 lang. Ayun, baka mag-convert. Kasi kapito, may kailang naman. Alam niyo ba na tatlong beses bumalik sa akin yung PLDT? Yung PLDT para kapitan ako. Umutas sa bahay ko na nasa-search ako. Nagpapasting kami, ano. Yun, sabi, wala pong pagpapakapitan ng ano dito. Wala pong posting pagpapakapitan. Eh, sige. Alam niyo po, bumalik na naman sa akin. Ay, baka po hindi lang nakita na bumalik ulit. Ah, wala po sa akong pagkakapitan. Kasi bumalik pa rin at lumakaw. Kali tatlong beses. Sabi ka, wala nga daw kuya sabi. Wala nga mo nakita. Ayun, nabuli ulit mo nang nakita. Ayun, sa pumunta na kay Ate April. Sabi ko, Ate April, magkano ba yung convert sa mga nagpapakabit? Kasi wala daw kuya dito sa hindi na malakas niya. Sabi niya, ay ako nag-PLDT na. Ay, ako lang ang convert ka ate. May nagano daw sa kanya na PLDT 500 months. Sabi ko yun, ha? Kaya pala hindi ako nakabitan. Gusto pala yung mura lang ang babayaran. O 500 months. Ayun, yung pala yung sinasabi ng Lord, nasa harap ka ng paghihirap, na susubukan ka ng kaaway, talagang kukuperan ka ng kaaway. O ito, sabi ka pero daya, ano? Sabi ka daw. Iniwasan ko yun. Hindi yun. Binigyan ako ng pakuro ng Lord. Kaya pala yun ang ipang mga yung pakuro. Ayun, ito ba na nakakuha ko? Alam ko ba yung pinuhay pa yun? Hanggang Friday. Hanggang Monday. Pero din ko ano sa kanya, din ko pahinga ka. Ang pala ako sa isang nagsagot ako ng mga akala natin na wala na yun na may bibigay talaga ng tama sa'yo ako ayun yung 2 days kong data sabi ko ay sisiba na ako na Saturday dito sa Kamalo sabi ko nagkulay ako ng book, hindi ko matulog. Meron na ako very late. Ibigay mo yung pin na may nasabi mo. Alam niyo bang binigay ko? Alam niyo bang binigay ng kulisan niyo? Sa 3 days, sinin ako sa kulisan. Pero takapit sa akin, sinabit by 200. Sabi ko, wow, pagtingin ko mo sa takapit mo, pero 300. Pero pinadami ng Lord, pero hindi na. Ginawa ko lang yung ano ng Lord. Hindi ko inisip na ay kailangan ko ng pera. Hindi ko pinag-isipan nyo. Binigay ko talaga yung kayo. Kasi yung hinihintay lang na magpasalamat na inihintay tayo sa kanhako. Ayun. Sabi ka dito ay pag ito ngayon ang mga hina. Yun. Nasa araw kayo?
Para kaya 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 mo yung magtagumpay pa, like pag namihingi na ka, kailangan mo kasi sila madala. Ano, isipin mo lang lagi na pag namihingi na ako nang magaling ko pinag hindi ako kaya yun, kahit anong man sa video ko, alam mo na ako sa nasubing balik ko. Ayun, wag mo isipin yun. Kasi, kaya kailangan mo magtagumpay yan. Yan, kaya madala mo rin sila. Ayun, ito naman sa kagod. Pag hindi pagod na, pagod na daw. Ayun na, di ba siya lagi yung gumagawa? Alam niyo pag hindi kayo nagsawa, dito mo makikita yung talagang makakagawa. Tulad ko, palagi na ako magsusit na sa follow sa pag-prayer. Ano ba nakita ko naman talaga yung nakulong kung umami pati kami. Ayan. Paano mo ay paglalaban ang pananampalataya? Paano mo daw ay paglalaban ang pananampalataya? Ayan, ganito ko lang sa inyo. Ako talaga yung ako na sa day one yung anak ko. Sabayan ako. 5 months pa lang yun, gumagapang pa yun. Alam niyo ba na yun, wala kang hiyayin batang yun. Ako pinagutong talaga, nangahalik ko lang yung dito ko. Dede na yun. Ayan, 5 months pa lang yun. Alam niyo ba na na-hospital siya na thank you. Ayan, tapos ay balik sa ating lahat ng pamilya ko. Kumapit ko na lang sa kayaba. Galit sa tanay ko. Ang mga yung ulo ko. Ako ba na tatay? Kaya nagkakas sa kanya ng ulo ko. Balik-balik ako. Pero pag-uwan pa lang po ako ulo ko. Ayan, balik-balik ako sa church. At sa kanya ng ako, nadala ng hospital ng Martes. Alam niyo ba yung ate ko tumawag na tumawag sa akin, sabi niya eh. Hindi mo na sumimbag na lang, tapos hindi mo talaga ko dyan naka, ano, kaya ano na yung ako, parang ka na lang sumimbag. Hindi ko pinagin yung ate ko. Akala ko, kaya ako, totoo ba na, dahil lang sa pagiging sa iyo, kaya yung sabi sa iyo, alam ko lang, kaya ko pinagin talaga sa pinaniwalaan niyo, kahit ano sabi niya, pero siyempre kapuhan, natatakot pa rin ako, kasi yung anak ko, ang talagang pagsubok dyan, yung pagkit, di ba, ito yung sa kamay, walang makunakunok sa mga talaga, pangit, ano, wala ako sa anak ko. Pero alam niyo ba yung bait na ipinaglaban ko? Ayun na, Sabado, pinunanalo, pinalabas kami ng hospital. Kasi sabi nga nila, bakit tayo, alam niyo ba kanya bukas ng Sunday, nasa church siya ko. Ayun, pinaglaban ko sa mga friends. Alam niyo ba, weekly lang namin na lang. Nagpapray ng ate ko lang sa Tayabas sa galing na galing. Kuya, pag-pray mo naman sa bed, tapos niya nga lag-lag. Ikaw, hindi ko pa si Biden ako, pero pray nito. Ayun, alam niyo ba dahil pinaglaban ko yung faith ko? Pinaglaban ko yung faith ko, alam, kahit nabuhan pa lang ako. Yung ate ko ngayon, nadala yung asawa niya, yung mga anak niya. Hindi lang yung ginamit ko ng asawa niya. Kasi, ayun, paglaban lang natin. Yung mga nagiging lang sa atin, siyempre, nauna kami yung hadlang sa atin, yung ating pamilya. Ayun, kaya nga sabihin nilang, ay natin yung talaga imit ng imit, hindi natin yung pag-imit. Yung talagang, ratatatata. Ayun, gagawin mo na lang ang hadlang. Siyempre, alam na natin, yung lagi sinasabi nila, bumama, lumayas ka, Jesus. Lumayas ka. Ayun, kasi yun ang ating authority, diba? Ayun. Sabi nga ay, sabi nga dito ay, huwag may pumipigil sa pagdating tunno. Tingnan na lang yung naging buhay ni Seth Ramesak. Ay, nagsadan na yung triyano. Na, wala lang ako sa kanil. Alam niyo ba yung katapat sa nila apoy na? Pag ikaw ay hindi sumumbad dili kung paano sabi. Parang mga pamilya natin. Ikaw ay hindi manusin katawan ko. Sila apoy na yung katapat. O magulang mo pa lang. Ay, ang ginawa nila, yung pinaglaban nila. Ayun na, ano nangyari sa kanila? Pinagpawalan sila ng Lord. Diba? Yung magulang mo pa lang sa tatatan, maglaban mo lang. Sabi nga, maglaban mo. Ayun, sabi pa dito kay Daniel, sa Daniel, diba siya ay tapat na lingkod? May tatlo siyang kasama, ay tatlo sila na namamahala. Balitaan mo dalang namamahala kung sila ay pinagagawin namamahala sa namamahala. Diba, ayaw nilang mangyari yun, kaya
sila ng man sa hari na nagkakasundo na wala man nalalang loob ng ayun, so may nalalangin sa ibang Diyos, balikan din sa hari ay papatayin. Alam mo ba na pinirmahan, sabi rin sa book of Daniel, na narinig ni Daniel na pinirmahan na yun. Nabi sabi, kumain ka ng kape. Na pagiging nalangin sa loob ng 30 days, nang hindi sa hari lamang, ay papatayin ka. Alam mo ba pagkarinig nyo ni Daniel, may nanalangin sila. So, hindi niya pinakinggan na mumamatay sila pag nanalangin siya sa Diyos. Ay pinaglaban lang niya. What's the sweet? Sabi nga dito ay, paano paglalaman ang pananampalataya mo? Kung ako na dito rin yung tinignan ko niya. Tingnan mo yung pangakong ng Diyos. Ayun. Ganun may paglalaban, ganun yan naman may paglalaban. Ganun yung matutol na tao. Tingnan mo talang yung pangakong ng Diyos sa'yo. Kasi pwede yung kalwa. Tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi subok ko na. Nangyari na sa buhay ko. Dahil di ko sila pinakinggan, pagkailis nila sa akin yan at yun mga salita. Nakinig na, lumabot lang sa kanilang tinga. Ayun, nagpatuloy lang ako sa Lord. Ayan, sabi nga dito ay, ano-ano ang mga dapat mong gawin pag nandiyan ka ng sitwasyon niya? Ayun. Ito lang pala ay. Ito lang din ang pinakulis na talaga para sa akin. Palayasin ko yung Jesus niya. Pag nasa talawang ka ng pag-ihira, palayasin ko yung Jesus niya. Pag nasa talawang ka ng kagutuman, sabihin mo na lang ay kagutuman. Ano lang, pag kahit pumasok ay sinapalit. Mo. Ayan. Sabi nga, ang dapat mong gawin pag nandiyan ka na sa sitwasyon niya, lalo kang gumawa, lalo kang lumapit. Kasi lalo yung karang tao niya, kung sila, hirap na yun na ba, lalo lang sa pagdaan, lalo sa matahin lang, lalo sa pagpuntan, sir. Lalo yung pagpagagal sa lahat, napakahirap naman itong pagpagsakit. Ayun, basta pag nasa parang tayo ng paghihirap, lalo tayong gumawa sa loob, lalo tayong lumapit. Ito yung last naman na dapat mong gawin. Pagsaya ka. Sabi nga, nasa panahon ka ng problema, nasa panahon ka ng kasalanan, magsaya ka. Nasa ito na ako si Satanas. Sasabihin naman niya, balik na rin mo. Ito eh, hirap na yan sa'yo ka. Kaya, sabi nito sa Mateo 4:11, pagkatapos iniwan ko ng Diablo, dumating naman ang mga angel at pinagdiri ko naman sa pinagdiri ko lang si Jesus. Na kahit ano yung ialok sa kanya, sabi ko nga, pagkakusata natin sa mundo, ay hindi natin yung tumingkap, dahil tayo pa lang ang Diablo. Kaya hindi pa paglilingkuhan para tayo ng Lord. Pagkakalit pa rin ang Hello. Hi. Hi. Okay, may ako ito. Bukod sa pinapay na ginawang bako. Parang ginaling. Sige, magkala kayo ng pinamalang bato ng ayong dalhin. Sabi ng Lord. Yan yung dating isa, magkala ng bato, malaki, parang pasan. Yan ka nalalakbay. Lumati yung gas, pinitik ni Wakis. Kumuha ng maliit na bato yung dalhin na. Hindi ako lalakbay, yung tatlo, kung labit na rin, hirap na hirap. Bato, hirap na hirap. Tingin naman, dalaw-dalaw. Kataw-tawa. Yan, kayo. Lucien, sunod. Ito ako. Paisip sila, may dalakbay. May mapagod sila, at nagugutong, ito na. Nagugutong.
Nagpulubuhangin ng buhangin. Yung patanong na lang yung bato ng gabi isa, yung walang ubo. Yan yung hinudan. Kaya, yung pwede niya ba ako, napapasok, masyerte. Ano? Habang namamay na. Si Hilda. Hindi, tapos lang na yung nagyakal ako. Ano yung pwede nito? Kapatahingin nila, lahat ulit. Wala na yung sukat. Wala na yung sukat. Hindi magutom na ito. Magutom na disyerto. Hindi ko talaga. Sige, sabi ng blog. Sige, yung mga pagkakalag na gagawin ako. Ito na yung dami sila ko. Wala na yung sukat. Hindi na ano. Sige, okay na. Okay. So, mahalaga yung pagkulit sa Panginoon sa pagkulit. No? So, kayo pagdadaya sa kaaway. Sabi ka rin, alam mo, ano kung hindi mo yung masarap yan? Papakaanin ka niya. Sabi ko, sinasama ko yung sister. Diba? Katong beses. Tama. Sa tao, alam mo, ang demonyo sa kanya. Kung ano yung alok ng Satanas, Jesus Christ, yung kaya kong pinakayang bato, pinakay ko yung maraming kaharapan. Sabi, gulit ko sa akin, sabi yung isang hari. Ano, okay yung isang libitan. Ano pa yung alok pa isa na tumalong ka, sabi yung isang libitan, yung kanyang mga anghel. Kasi, anak-anak ng Diyos, sabi dito, ano? Ngayon, sa buhay natin, tatlang din best time yung isang susubukan ng Diyos. Yung, ganoon din, yung patutoy sa, ano mo, nirepresent ang tinapay sa last of the flesh, sa last of the eye, and pride of life. Yung unang alok, inaalok ang last of the flesh. So, pag nagugutom ka, sipin mo naman, ikaw yung hindi kumain ng apat na pong araw, sigurado, gutom na gutom ka at humuhon. Sa atin, sigurado, di pa sa atin, maraming tao kapag nalilipit, nagugutom, kapit sa kanino. Ano? Kapit sa kanino. Yung unang-una mangungutang, kailangan eh, di ba? Hindi sila umaalas sa Panginoon. Kapag kulang sa pera, ano sinigitin? Tao, hindi sa Diyos. Ang gusto ko sinabi lang, instant, tama yung dati ngayon, instant. Gusto natin, instant pera agad. Ayaw natin magsimpay, magsyaga, magpagod. Gusto natin agad bibigyan na lang yung mga trabaho. Gusto natin aasa na lang. Ano? Yung mga susunisip. Pag may susunisip, pwede mo rin yung bibigay. Kasi mga susunisip, sila instant money, ayaw magtrabaho. Ano? Maraming ganun yung mga nangili. Kasana sila na instant, ayaw magtrabaho. Pangalawa, yung last of the eye. Marami sa atin, nangilisan sa magagandang bagay. Magagandang bagay. At magagandang babae. Mga pwede ng lalaki. Pag gumawa ka ng pong lalaki, iiyak ka lang kasi sigurado papaero mo. Kaya dapat mong gawin, tumatang pangit at ibigin mo yung sunay. No! Tumatang pangit. Ang sumapa. Diba? Eh, kasi yung sinyong, kahit sa babae, wala ka mga babae, hindi na kita. Kasi parang, makakiwanan ka yan. Kasi parang na pinapay. Kaya sa mga babae, sa mga lalaki, tumatang pangit.
Sigurado pa ang aming sumay. Kasi ba, wala natin ito sa mukha kapag ito ikaw lang. Kaya sumutuwa mo siya. Ayan, diba? Then, pride of life. Ano yung pride of life? Pride? Kumataas? Power? Sige, kumandidato ka. Para malukong kumpihan. Kumpihan! Power, pride, life. Ano? Kagalang-galang ka. May pangalan yung kanya? Walang masama. Kung tama yung hangarin, yung mga kumpihan ka. Cancer ba siya naman. Pero yung iba, kaya gusto nyo ano, gusto lamang ng power, gusto lamang ng position, gusto lamang maging tanya, gusto lamang maging payment. Maging sa kanyang loon. Ano? Pinapayaan mo ganyan, kapatikin ka lang sa Lord. Sigurado, kapag si Lord ay pinasin sa buhay mo, itala ang kanya. Ano? Pagkakaroon din sa mga pagkakaroon din. Ngayon, ang problema, wala kong magkaiba. Ang ginawa ng mga kasama, nanalangin. Ay, si Sarda, Ano yung sa ilalim? Bibig ko, isang buwan na rin. Ang gano'ng si Timmy. Ano, tapos may mga ulam. Lahat yung iba, tapos yung iba.
Okay, pera pa sobra. Okay, ganun. So, ito yun. May himala sa Panginoon. Amen. Okay, kaya magtiwala. Sabi Panginoon, kayo, pag kayo lang makakain, ano, pag-iwaasa sa ano, sa mga sugante, at mga ano, yung mga pila-pila, kumasa sa sa Diyos. Sigurado, hindi tayo kung ito kayo natin. Amen? Kasi, meron ng sense of opportunity niya. Makasa niyo, kaya kayo, pag kayo lang po lang, kumalaan ko sa Lord. Lord, kayo po lang. Panginoon, kayo po po binibigas. Ano, Panginoon, kayo, alam mo, ang panalangin ng mga bata, ang dami yan, pinapakindi ng Lord yan. Hindi yan. Ay, mga bata, ay, alam mo ba, ang bata ang pinapakindi ng panalangin? Oo, ang bata. Ang bata ay kasi, ang bata kasi katulad niyo, ay malinis pa ang puso ninyo. Mga inisente pa kasi kayo, wala pa rin alam sa mundo. At alam ng Diyos, kapag yung humingi, totoo ang yung pag-ingi. Hindi kayo nagbubula. Hindi ka tulad ng mga tanda. Puro bulada. Kaya, ang tagal pag matanda na namin namin. Pero pag bata, matisip na din. Ano? Kaya marito kayo ng manalangin. Okay? Kasi hindi ko nalangin, hindi lang. May mga pangang manalangin, Lord. Ako namin, sumasalangin ko. Hindi mo kaya ang kapan sa araw-araw. Ang panalangin ay galing sa puso. Kung hindi na naman puso ng puso ng inyo, hindi na naman puso ng tumaba. Hindi na naman tumaya. Panginoon, ito ang mga maganda. Pag-ibig mo na umaga, iba lang mukha mo. Oo. May iba ang mukha ko sa Diyos sa lamin. Ito hindi yung sa lamin. Ito yun. Ako ka, nalangin eh. Sabi mo, hindi ka yung mukha ko. Hindi na lang kang mga mga ayun, pag-ibig ka yung mga 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 Ha ba ni mai to ke ni 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 ni
Hindi mo lang ginanong kahit brightness magiging hindi ko kapag ito. Hindi ka di pinalala ng ating mga pagiging. Panginoon, maraming salamat sa mga sarating ko ng pagiging. Makasalipas sa araw, Lady. Buti man ito, Panginoon. Ngunit, ang ating Panginoon, ito ang ating Panginoon. Ito, at ang alam niyo ang sarili na niyo. Kaya Panginoon, pagpalaan mo natin ito. Amen. Sa aling lahat na hindi kayo bilangin sa pagkaliri ang yes, pala amen. At biyaya
na aming tatasapin mula ngayon hanggang bukas sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, araw-araw, Panginoon, ang pag-iilang dito. Yan ang Panginoon, nagbibigyan ako sa Panginoon sa araw ng bukas. Panginoon, sa Panginoon, sa kayong isipinahin lahat ang aming pangangailangan. Panginoon, yung simulay mo, Panginoon, na nagbibigyan ako sa Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, alam mo kung tingnan ko ngayon. Hindi mo kailangan ng pera. Pwede kayo susunod mo sa alam. Kailangan matigas at tinapos yung nangyayta kami. Yun, ang pagkakasak. Alam mo na kayo mahal ang tingnan ko. Sabi lang ito, Panginoon, ay ang malaking balik mo para sa amin. Ang proteksyon, ang kasaganaan, ang higher, at kapayapaan, pag-ibig, pag-alakan, at patinan mo maranasan. Dahil ito, mas ang matiging pag-inan mo kung nang kami. Lord, in prayer, walang magkakasakit, ang mga hospital. Hindi pang nagpasaganaan mo ang mga buhay. Lord, baguhin mo, Panginoon, ang buhay namin lahat. Mula sa kahirapan, patungo sa pagyaman. Mula sa sakit, patungo sa paggaling. Mula sa pagmigting buhay, ang time of the Lord, we convert into a long and sanctified life sa aming lahat. Maraming salamat. Ito po ang isang salamin sa pangalan ni Jesus. In the place. Amen. Amen. Okay. Hindi tayo maralalamin, ano? Isang tibili niyo na tayo magpanalangin. At tapos panalangin, panalangin ang pagkakasipin ng sentry. Ang bangsang Israel, kung bakit ito dapat tayo panalangin, sabi ng Genesis chapter 12, verse 1-3, I will bless those who bless you. Sabi ng Panginoon, na ang mamalimit ng Dari J1 people, ng sino ang mag-bless sa atin, together din ang Lord. Kaya, lagay ang isasama ang bansa ni Israel. Kasi ito yung bansa at lupang hilirang, lupang itinangit, lupang pinili. Lahi ng pinili ng Diyos. Sinagulan ng lahi ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ang mga Israelita? Mga Jews, Hebrew. Kaya, upang sinalain ng mga Israel, ng palalain, may pagpapala, magpapalain ka rin. Pagdating natin pa sa Pilipinas, tayo ng Galito, Pilipino, malala tayo na sa Galito ay isang may concern. Manalangin para sa ating bansa. Alin po kukulang ang sa dating eleksyon. Ito na ang si COVID. Mawala na talaga. At mula ko sa pagpapagod sa new normal. Ano? Wala na yung lahat ko yan. Wala na yung totally mawas na. Mag-away na yung ating COVID-19 na yan. Ano? Mawala na yan. Patulad ka sa dating buhay. Ano? Wala na face mask, wala na face shield. No. Pero alam ko, maraming isinom sa atin ng Panginoon sa sayo na yun. Amen? May pray natin ang J1 family kung saan tayo dalong na nasekta. J1 people, kung pwede ang mga pastor. Guys, kung pray natin ang mga pastor. Kasi, hindi ba alam, ang mga pastor, yan ang unang target ng isinita tanah na papagsakit. Kaya mahalaga na aking pinakalangin ang buong J1 family. Ating mga Bishop Art, si Dr. King Abad, ang ating mga founding mga elders natin, si Danny Garostre, the Reverend Pastors, Leaders, and Members ng buong J1. The J1 Churches, maraming church natin, wala pa sa inyong church to church natin. Kinalangan tayo magkaroon ng burden, tayo magkaroon ng sariling simbahan. Mga ating pamilya, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ipaglaban mo, sabi kanina. Ang ipang ng pataya, bakit mo, kapag tinglaban mo yan, magdadang mo sila lahat dito. At maranasan niyo ang pagpapala at biyaya na gagawin niyo sa iyong pamilya. At ang iba, sinagawin mo ng reunion, magulat ng buhay at parang kumulasyon. Makilala natin ang malalim pang magbibiyang paranan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So, sige! Tayo ipawit! Pagpigyan mo ng trabaho, mataas ang sweldo.
bahay mo. Perfect yung magaling sa lahing bahay ng lupa. Wala ang imposible sa Lord. Lahat ang kaya ang gawin ng Diyos. Magsiwala ka lang. At magsiwala ka lang.
Thank you, thank you. Salamat po sa pinag-aaral ng ano. Ito po kami talaga sa pag-aaral. Ngayon namin pinag-aaral ng mga mitinay ngayon ng sinasin. Kaya sila, salamat po niyo sa aaral nito. Thank you, Lord. Hallelujah. In His name, again, amen.